Good morning mga ka-chess players. Ngayon po ay titingnan natin ang naging laban ng dalawang ladies dito sa pickup. A battle between Claire B. Stabilio ng Cavite Spartans and Chris Angelic Milicano ng Rizal Batch Towers. Sila po ay board 3. Ito po ay match 1. Blitz. Tingnan po natin. Claire B. Stabilio played E4. Chris Angelic Milicano played C5. Tumira po ng knight c3, okay, d6, tumira po ng bishop c4, and then knight f6. Ayan po, medyo may pagka-atakador to si Claire B. Okay, tumira po siya ng f4. Okay, tumira naman po ng e6. Okay, so knight f3, tumira po ng bishop, nag-castling na po. And then, nilabas na po yung knight, dinevelop. Tumira po ng d3. Okay? So, tumira po ng pawn dito para hindi makapin or hindi makatalon yung knight dyan. O may plano rin po siyang mag-push ng pawn dito, malamang. Dito po sa b5. Tingnan po natin. So, inunahan na po. So, parang in-expect po niya na mapupush na po rito ng ano, ng pawn sa b5. So, tinirahan po ng a4. And then, tumira po ng pawn sa center. Kinapture po. Kinapture and then, umatras. Okay. Nagpin po ng bishop sa knight. Iniwas po yung queen sa pin. Nagcastling na po. Okay. So, inangat yung queen. Kinapture po yung knight. Tinira po yung queen. Pang-capture. And then, ayun, tatlo po. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa po yung depensa. So, ano pong gagawin? Ipupush kaya? Hindi po, nilabas po yung knight dito sa d4, threat po sa queen. Okay, umatras muna yung queen. Inangat po yung queen ng black dito po sa d7. Okay, so tinirahan po dito ng h3 para hindi makalagay dito yung knight or yung queen, no? Ayan na po, tumira na po ng b4. Okay, ano pong ginawa dito? Matras po yung knight and then ayan po, medyo ano po, talagang nakaporma ng pang-atake dito si ano, si Chris Angelic. Okay, tinret po yung ano, yung knight. Ayan po, may halong exchange dyan, umiwas po, hindi kinapture. Instead, dinevelop yung knight, naghahamon ng trade sa knight, kinapture po ng bishop. Okay, so dinipensahan po yung pawn dito po, tinira po yung pawn dumiretso. Ayan po. So, dito po sa position na to, nakita po natin na slightly better po dito yung black. Okay? Kasi meron po siyang ano rito. Meron po siyang pass pawn dito, lalabas. Okay? So, inatras po yung bishop para madepensahan po yung pawn. And then, ayun na, pinush na nga po. Okay? So, para makapture na po itong pawn. So, hindi na madepensahan. Iniwas po yung bishop kasi wala pong ginagawa dyan. Malamang gustong ilagay dito. Or, kung saan po dyan, pwedeng dito. Okay? Kinapture na po ang rook. And then, ay, nilabas na po yung queen. Nakatret po sa bishop. Dito po, dinepensahan. Ayan po, inatas lang po yung bishop. Okay? So, hinamon po, no? Ayan po. Merong direct threat sa queen. Okay, so ano pong gagawin dito? Matras po yung queen. Ayan, dinoble na. Isa, dalawa, tatlo. So, pwede na capture yung bishop. So, syempre, hindi pumayag si Claire B niyan. Iniwas niya yung bishop. Then, threat po sa knight. Okay, so, pinalis po yung queen. Tumalo na po yung knight. So, dito po, napansin nyo, aktibong-aktibo yung mga piyesa ni ano rito, ni Chris Angelic Milicano. No? Kaya po, slightly better talaga siya rito sa position. Tingnan po natin. So, kinapture na po yung knight. Malakas po kasi yun doon. Ayan na po. Nakapasok na po yung rook. So, dito po sa position na to, lamang na po ang black. Okay? Kaya lang po, ang tamang tira po ng black, ito po dapat. Ayan po, may arrow. Depensa po sa checking ng mate dito sa ano? Sa C8. Ayan po yung tamang move. Okay? Advantage na po yung black dito. Kaya lang, ayan po, na-blunder po yung black. Na-blunder si Chris Angelic dito. Naitira po niya dito yung F6. So, nangyari po dito,
nagkaroon po ng pagkakataon kasi pwede po capture, no? Di ba? Open po. So, ang ginawa po ito, kinapture nga po. And then, ayan po, another bad move na naman po yung nangyari. Nag-push po siya ng, ano rito, ng G6. So, nangyari po, ayan po, may arrow po. So, pwedeng chumik muna. Ayan po, chumik. Pag-angat po. And then, inangat po yung bishop. So, dito po, lamang na, bumaliktad po ang sitwasyon. Naging lumamang na po si Claire B dahil po, exposed po yung king eh. Nakapasok na po yung queen saka yung bishop. Nakapwesto na. So, tingnan po natin ha. So, nilagay po yung queen dito para makatulong sa depensa. Ayan na po, check. And then, pag-atras po, another check. Umatras ulit. Check. And then, ayan po. Ayan po yung matindi. Kasi pag-angat po, dyan. So, nangyari po, capture ng queen. And then, babagsak po yung rook. Ayan po, naka-check po yung king. So, ayan. So, dito po, decisive advantage na po yung white dito. Nag-resign na po dito si Chris Angelic Melicano. So, ang ganda po ng laban nila, no? Una, equal, din naging advantage yung black sa position. Kaya lang, dun lang po na blunder talaga yung tira ng F6 dito, saka ito. Ayan. Anyway, ayan po yung dalawa sa pinakamagaling natin na ladies na players dito po sa pickup. So, subaybayin nyo po sila. Panoorin nyo po yung mga laro nila. Supportahan po natin sila. Supportahan po ang pickup. Maraming salamat po mga ka-chess players. And God bless po.